magagandang beaches, iba't ibang talon, ilan sa mga atraksyon ng Sikihor. Mayaman din sa kasaysayan at kultura ang isla. Minsang tinaguri ang lugar ng mga witchcraft at sorcery. Dito rin matatagpuan ang healers o mananambal. Noon, yung maliit na isla kasi ito, wala kaming hospital. Tapos yung mga manggagamot dito is may mga tanim sila na mga herbs. Yun ang pang-heal sa, ano, sa may sakit. Dito sa Barangay Cantabon, kilala ang mag-asawang Juanita at Noel, mga healer ng Sikihor. Nung namatay yung tatay ko, 2007, so ako naman ang hinanap ng mga tao yung mga dati na mga pasyente niya. Awa ng Panginoon na magaling naman sila, so yan, nag-umpisa na ako ng naggamot. Tuobo ang pagpapaalis sa daot o bad elements, bihasa si Nanay Juanita. Ito yung nakuha sa tao ng ginatuob namin sa nasakit o barang, yung hamtik, iba-ibang mga insekto nang lumabas sa iyo katawan. Gumagawa rin ng mga pangkontra daot ang mag-asawa. May herbal oil at potion. Dapat pumasok ka ng mga gamot, may pangkontra ka. Kasi babalikin sa amin eh. Kami ang mahirapan. Si Mang Noel ang may kakayanan o gift sa paghahanap ng mga pangontra at halamang gamot. At ginagawa nila ito sa unang Biyernes ng Semana Santa. Ito raw ang tamang panahon para maging epektibo ang ritual. Ipinakita sa amin ni Tatay Noel ang mga nakolektang halamang gamot. First Friday namin, kahit anong punong kahoy makita namin, kinukolektin namin. Pagka Merkulis Santo, binabahig namin ito. Kunin namin itong mga dahon lahat. Yung mga ugat lang at saka ganito ang iiwan namin. Sinusunog namin yan, nuuling na. Pagkatapos luto namin, may bendisyon na namin yan. Importante yan. Araw ng Biyernes Santo, hindi ako magamot niya. Para sa mag-asawang Juanita at Noel, sa kabila ng tulong na naibibigay nila bilang mga manggagamot, naniniwala pa rin silang instrumento lang sila. At ang pinakamabisang gamot pa rin sa anumang karamdaman ay ang pananampalataya sa Diyos. Migs Bustos, ABS-CBN News.